Kasagutan sa tanong ko 2 days ago na yung lahat ng generators nag-fluctuate ang cooling water, pati LT, HT nag-fluctuate dahil yung sa amin kasi sa common. So may interconnection sila. At yun na-experience ko yun guys sa container days ko pa. Isang generator, nag-fluctuate ang cooling water, jacket at saka LT. Nung tinakbo namin yung isa, nag-fluctuate din yung isa, silang tatlo ang nag-fluctuate guys. So ngayon, naging common ang problema. Ang problema dyan is yung bulb seat o ring. Actually, isang generator lang ang nag-cause nun. Dahil nga, interconnected ang cooling water natin, so nag-cause siya doon sa ibang generators. Sa container, ang approach namin noon, kung sino yung isang generator na yon, ang una naming tinakbo, kailan nangyari, at yun ang tiningnan namin, at pinara namin yon at tiningnan namin sa liner. Sa mga generators kasi sa container, malalaki. 1,500 kilowatts ang capacity, so malalaki ang liner. Nakapara siya, buksan nyo yung crankcase, tingnan nyo, in between ng piston at saka liner, bagsak yung tubig na yan. Well, sa bulk naman ay hindi. Hindi namin nakita sa ganung approach. So, ang ginawa namin, chinek lang namin yung maintenance history, kung sino yung pinakamatagal na running hours, walang history na pinalitan yung bulb set na o-ring, yun ang pinalitan namin. The good thing noon, meron kaming isang set ng o-rings. So, ang ginawa namin, no choice, binunot namin lahat ng cylinder head. Isa-isa naming pinalitan yung mga bulb set o-rings. Dahil wala na kaming spare, kung sino yung may evidence na nag-leak, yun ang i-discard namin. Kung ano yung mga magaganda pa, yun ang kinip namin as emergency spare. Kasi hindi natin alam, anytime mangyari sa iba. Yun ang ginawa namin, guys. Bakit kasi nangyari yan, guys? Kasi during the combustion process, yun ang pinakamataas na pressure. Yung pressure na yun, dahil yung o-ring na yun, yun yung nagsiseparate ng exhaust gas side mo at saka yung cooling water mo. So ngayon, meron kang o-ring doon na pit-pit na, yun doon dadaan. Napakataas ng pressure, doon pumapasok ang exhaust gas. Kaya nag-contaminate niya ang whole system. Kaya kahit itakbo mo yung isa, itakbo mo pa yung isa, wala na. Nag-common na ang problema. Ngayon, kailangan nating hanapin kung ano yung mga nag-cause ng common problem. Sana makatulong din sa inyo to. At sigurado may experience nyo ito dahil pag nag-overhaul tayo, lalo na kung ang bulb set itself ay walang problema, minsan nakakaligtaan natin yung o-ring na yan unless kung tanggalin natin ang bulb set. So guys, sharing na lang tayo at please follow Chief Yoy.